dito naman sa amin ka, Ellie, wala namang duda. Walang duda na hindi ako nandaya nung Walang duda daw na hindi daw siya nandaya nung eleksyon dun sa kanila. Ebay natural. Kampo mo yan eh. Alam naman sabihin nila na merong dayang naganap, di ba? Pambihira ka naman, Madam Lenny. Oo. At saka sandali, sandali. Alam nyo, marami yung mga banateros dyan sa, ano, ha, sa lugar ninyo na nagsasabing, sa totoo lang, eh, pagka sinasabi nilang mga taga-Bicol daw, eh, mga Robredo diehard, eh, nasusuka daw sila. Eh, totoo, isabi ko, ito ang email sa akin ng mga taga dyan, eh. Hindi ho lahat, eh, naniniwala ho sa inyo dyan. Eh, natural, yung mga nasa paligid mo, eh, puro mga sip-sip yung mga yan, eh. Action, kasi napakatagal na namin ka, Ellie, sa politika. Alam ng mga tao dito na, una, wala kaming capability mandaya. Next naman, ha? Liberal Party, walang capability na mandaya. We, 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 ate, ikaw naman. Huwag naman tayo naglolokohan. Oo, baka sabihin mo, ikaw. Okay, sige, sige. Sabi natin, dahil sabi mo nga, congresswoman ka lang nung tumakbo kang vice presidente. Pero tandaan mo, may partido ka, te. Huwag naman tayong maglokohan. Huwag naman ganun. Pangalawa, kahit may capability kami mandaya, hindi namin yung gagawin. Naks naman, ha? Parang ang dating, yung bait-bait mo, te, ha? We, totoo naman si ate naman. Eh, may balita nga dyan, di ba? Doon sa asawa mo, di ba? Eh, balita lang naman yun. Wala ako sinasabi kung ano yun. Pero, te, naman, wag naman tayo masyado magmalinis. Ikaw naman, oo. Kaya rin sa amin ka, Ellie, parang ang pakiramdam ng mga tao dito sa amin, laban din nila yon. Next laban din nila yon kasi nasasaktan sila na pinagdududahan ako. Siyempre ka, Ellie, yung iba kasi napapapaniwala nila eh. Yung ibang hindi naman nakakakilala sa atin, napapapaniwala nila. Kaya dito... Uy, kung diehard sa'yo yan, sabi mo kanina, di ba, eh, mga naniniwala yan sa'yo. Tapos ngayon, sabi mo naman na napapaniwala nila BBM. So, hindi mo talaga diehard supporter yan, te. Paiba-iba ka naman ng tono. Pambihira ka naman, oo. Masaya yung mga tao na vindicated tayo. Ano, halos limang taon din ka, Eli. Halos limang taon din na pinapaniwala nila. Sabi ko nga, kung merong utang si Mr. Marcos, utang niya ito dun sa mga taong pinapaniwala niya. Next naman. Una-una, te, ito, ha. Makinig ka ng mabuti, ha. Kasi parang ang dating sa'yo, laban lang to ni Marcos. Hindi ho. Ang humihingi po ng totoong hustisya nung nakaraang eleksyon, eh taong bayan ho. Kung maaalala nyo, hindi lang naman no, si BBM ang nadaya. Eh, kuno ha, okay. Ito ang akusasyon, yung nadaya. Hindi lang naman no, si BBM. Maging yung si Presidente Duterte, sinabi niya ho yan na bawasan siya nung eleksyon. Diba kaya nga niya pinunay yung Smartmatic? Te naman, wag naman parang ang dating eh, ikaw lang ang tama. Yung kanyang propaganda na siya ay dinaya. Oh. Hindi ho, anong propaganda? Alam mo, te, ganito lang yan ha. Kung wala namang, sabi nga nila, kung wala namang sunog, eh walang usok. Eh, sa madaling salita ho, medyo, sa totoo lang, ha, bakit ho sa Mindanao nakapokus yung usapin? Kasi ho, alam naman ho natin dyan sa Mindanao, eh hindi ho kayo kilala. Alam naman ho ng mga tao dyan sa Mindanao yan. Hindi nga nila alam na kumandidato kong bisipresidente. Ha? Tapos biglang magiging zero lahat ng kalaban mo. Zero lahat ha? Lahat ng kalaban mo, zero. Ikaw lang ang may numero. Ano to, te? Niloloko mo ba kami, te? May mga taong napapaniwala niya, kasalanan niya ito sa kanila. Kasi yung mga tao naman ka, Ellie, hindi naniwala, wala namang problema. Masaya lang sila dahil na-prove na tayo yung nagsasabi ng totoo. Pero paano yung mga taong dahil sa fake news na pinapalabas nila? Naks na naman. Ayan na naman ho tayo sa fake news eh. Pag again sa inyo, fake news. Pag para sa inyo, hindi fake news. Huwag kong ganyan, ante. Naniwala talaga. Kahit pa paano ka, Eri, nakantsawan yung mga tao yun, napahiya. Ay, hindi, ute. Hindi, ute. Hindi ho kami nakantsawan, okay? Sa totoo lang, naninindigan pa rin ho ang kasaramihan sa amin na totoong ang vice-presidente ng bansang Pilipinas na ito ay si BBM. Wala ang question sa amin yun. Naniniwala pa rin ho karamihan sa amin. Dahil alam naman ho natin sa realidad ng buhay, ha? Pasensya na ho, ha?
Eh, hindi ka naman ho talaga kilala sa Mindanao, te. Parang awa mo na. Huwag naman tayo maglokohan. Kalanan niya ng team ni Ms. Dan Marcos. Tsaka hindi na pwedeng gamitin yung isyong yan, lalo na nalapit na naman ang eleksyon. Oh, ito naman yung amuyong niya. Sip-sip din. At pag ipapakilala siya ang sinasaming tunay. Eh, pasalamat ano? Po tayo sa Supreme Court, ma'am, dahil sa... Eh, sandali. Eh, kung talagang pananaw namin, eh, ang tunay na vice-presidente para sa amin, eh, si BBM, ano magagawa mo? Eh, yun ang tunay na pananaw namin, eh. O, pipiliti mo kami. Oh. Hindi naging moot in academic ito pong kasong ito. Oo nga. Oo nga, Ka Ellie. Actually, Ka Ellie, kung hindi ako nagkakamali, una o pangalawang beses pa lang na nag-decide, parang naging final yung desisyon ng Presidential Electoral Tribunal. Sa eh, sigurado ka una o pangalawa? Pakisigurado kasi yung gera na nagtapos noong 1947 eh, napakalabo mo dun. Salba, ano ka dun? Sabit-sabit ka dun. Isang protest case. Mm-hmm. Kasi yung mga nauna, nagmumut, nagiging moot kasi may kumandidato, so hindi na natutuloy. Pero ito, parang natuldukan talaga. Yung ako lang, Ka Ellie, yung nakakalungkot lang. Kasi alam mo naman, di ba, nag-decide na yung Supreme Court, nag-a-attempt pa din sila mag-fake news. Opo. Naks naman. Te, lilinawin natin yan, ha. Hindi ho fake news yung ina-attempt ng company BBM. Ang ina-attempt po nila ay yung kaliwanagan sa desisyon ng Supreme Court. Okay? Kaliwanagan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Instead na malugod na tanggapin, ang nag-a-attempt pa mag-fake news na pinapapaniwala pa yung tao na hindi na dismiss with finality. Eh, ito Ka Ellie, panlililang lang talaga eh. Pero sa akin nga, Ka Ellie, hindi lang ito simpleng pagsisinungaling. Mm-hmm. Pero yung sa akin, nakita natin kung paano yung ambisyon ng isang tao. Naks. So para mo sinasabi na hindi lang sinungaling si BBM, eh ambisyoso pa si BBM, ganun ho ba? Ambisyon ng isang politiko para makuha niya lang yung kanyang inaasam ay sisirain niya talaga yung mga institusyon. Hirap ng mahirap talaga ho pagka medyo mahina ho ang kokote, ha. Pagpasensya niyo na ho, ha. Pagpasensya niyo na mga banateros kung medyo mahina-hina ang kokote nitong nagsasalita ho natin, ha. Sa tingin ko lang naman ho. Kasi ho, si BBM hindi naman yung sinisira yung institusyon. Ito'y lamang, pinapractice lamang niya yung karapatan niya na magtanong kung meron bang pandaraya o meron bang naganap na pandaraya noong 2016, at tinatanong naman niya ngayon kung ano yung desisyon ng Supreme Court. Bakit to? Kasi hindi pa nga ho kumpleto. Wala hong details yung binigay ang Supreme Court. Lilinawin natin yan mamaya, ha? Abangan ho ninyo. Willing siyang sirain yung mga institusyon, bahira ng pagduda. Hindi niya ho sinisira institusyon. Ha? Tinatanong niya ho, kasama ho yan sa karapatan ng bawat Pilipino na tanungin ang mga desisyon ng korte natin. Okay, naalala mo, madam, ikaw abogado ka, madam, eh. Meron tayong tinatawag na motion para i-reconsider. Okay? O kaya yung pagtatanong kung ano ba ang laman ng buong details ng desisyon. Te, abogado ka, te, alam mo yan. Hindi yung ibig sabihin nun, sinisira ng institusyon. Pambihira ka naman, te, oh. Hindi ba tinuro yan doon sa ano bang eskwelahan kayo nag-aral ng law? Ah, hindi ako abogado, pero ang alam ko, alam mo lahat ng mga tao ito, pag ang korte nag-decide, pwede ka pa naman hong mag-appeal. Pwede ka pa magtanong. Pwede ka pang alamin mo kung ano yung desisyon. Karapatan mo yan. Te, alam mo yan, te, di ba? Abogado ka, pakitanong dun sa spokesperson mong madaldal din at maepal. Pakitanong mo dun. Comelec, bahira ng pagduda ang Supreme Court para lang makamtan niya yung kanyang kagustuhan. Ay, hindi, te. Wala. Walang ganyan. Okay? Hindi siya nagdududa dun sa Supreme Court. Te, inaalam niya ano ba yung sakop dun desisyon na yun. Kasi sa totoo lang, mamaya, malalaman natin, ipi-play natin yung video ng Supreme Court kung ano yung sinabi nila. Na, para sa akin, walang pakialam. Walang pakialam sa pagsira sa mga democratic institutions para lang sa
political gain mo. Tingin ko ito yung mas grabe. So, linawin natin. Pag tinanong mo ba kung ano yung desisyon, eh pagbabahid na ba yun ang integridad nung institusyon na yun? Hindi naman, no, eh. So, tatameme na lang ho tayo, gano'n na lang, tahimik na lang. Eh, ba, dapat ho pala tumahimik na kayo matagal na. Ha? Eh, dapat pala nilagyan nyo ng masking tape yung bibig ninyo. Ay, kasi ho, itinatanong din yung paulit-ulit. Ah, ang gobyerno natin. Pero karapatan mo yan, eh. Karapatan mo maging tanga. Hindi ko sinasabing tanga ka, ha? Pero sinasabi ko lang, karapatan mo maging tanga at magtanong ng paulit-ulit sa gobyerno kahit paulit-ulit na sinagot sa'yo. Karapatan mo yan. Ha? Eh, siyempre, meron ding namang karapatan si Bongbong Marcos. Natanungin niya kung ano ba yung desisyon. Hindi ho paninira yan sa Supreme Court. Tinatanong lamang niya. Sabi? Apo. Yung mas grabe na wala siyang pakialam. Basta sa kanya, mahalaga na. Mm-hmm. Diba? Apo. Ito nga, may desisyon na gusto pang baguhin yung narrative. Mm-hmm. Ano na naman yung narrative na baguhin narrative? Ang linaw naman na sinabi ng abogado, hindi ka nakikinig eh. Yan ang hirap sa'yo. Nakikinig ka sa mga amuyong mong puro sip-sip lang sa'yo. Baguhin yung narrative na kunyari, kahit alam niya naman ka Ellie, alam niya naman, klarong-klaro yung pinost nga ng Supreme Court ng dispositive portion ng desisyon, pero pinipilit pa din. Wala naman itong, walang ibang dahilan ka Ellie, kundi linlangin. Nilangin yung tao, siguro mag-save face sa supporters kasi pinapaniwala niya. Ito yung nakakalungkot. Kasi hindi na lang ito between us eh. Mm-hmm. Yung laban hindi lang Marcos versus Robredo eh. Yun na nga eh. Yung pag sinira mo yung democratic institutions, yung sinisira mo yung bansa natin. Eh, hindi naman sinisira pa. Yan, nakauno. Paulit-ulit ka't eh. Hindi yung sinisira. Ha? Inaantay ang paliwanag ng Supreme Court kung ano yung desisyon. Kahit nga sino ang abogado, medyo unanimous. Pero remember, may botohan pong naganap. Yun ho yung inaalam kung ano ho ba yun. Kung sa ano nagdesisyon. Mamaya papakita ko, mismong Supreme Court ang nagsabi na ipapaliwanag nila. Okay, kung ano yung desisyon na yun ho ang inaantay ng kampo ni BBA.